Inunahan pa ako nag-intro nitong Gorda Piyako. Hello, good morning mga kabusing. Sa ngayon ay patungo kami sa Enter City at ngayon na nga ay nandito na kami kagad at nasa tapat na kami ng RMR Rice Mill mga kabusing. Ayan o. Ayan. RMR Rice Mill. Ha? At kunting kembot lang, nandito na tayo sa gate. Eto na. Ayan. At sana mga kabusing ay payagan na naman tayong makapag-update ng presyo ng bigas dito sa pinagkukunan natin upang malalaman ninyo ang presyo ng bigas. Pero bago yan, kung maaari lamang po ay mag-subscribe at pindutin ng notification bell upang lagi po kayong updated ni YouTube tuwing may bago tayong upload. Okay? Alright. At ayan o. Unting keyboard lang. Nasa San Pedro 1 na tayo mga kabusing. Pero mamaya na tayo dyan. O dito na muna tayo. Ah, walang parking oh. Mamaya na tayo dyan. At yun mga kabusing. At kasama ko nga pala ang aking pamilya. Hello, Baba. Nandito kami sa bigasan. Ha? Oh, ikaw na muna mag-vlog. Ha? Ikaw na muna. Magsalita ka. Hindi ko alam. Lakasan mo. Wala, natuloy yung masabi. Ako na nga. Wala talaga ito. Wala na. Yan, sa mutsa muna kami pupunta mga kabusing. Nandito kami ngayon sa tahanan ng mga rice mill dito sa Barangay Wakas. Intercity Bukawi, Bulacan mga kabusing. Alright. At yung mga nagtatanong kung nasaan nga ba ang location ng aking pinagkukunan ng bigas, ayan, nasabi ko na po sa inyo. At nandito po ito, inulot ito sa Barangay Wakas, Intercity Bukawi, Bulacan. Alright. Dito po ay napakalawak ng tahanan ng mga rice mill dito mga kabusing. Mamili lang kayo at kabilaan ng rice mill dito mga kabusing oh. Napakalawak nitong ano na to, Intercity compound, industrial park to mga kabusing. At puro talaga rice mill lang narito mga kabusing. Ayan oh. Di ko pa nabibidyoan ang kabilaan yan, kabilaan yung kalsada, kabilaan ng kalsada. At si kuya mukhang nagpapakamatay yata. Naglalakad sa gitna pa talaga ng kalsada. Hindi kita papatulan kuya. Okay, at nasa tapat na po tayo ng Mutya Rice Mill. At wala tayong maparkingan dyan, kaya susubukan natin sa XTN. Total iisa lang naman yan sila mga kabusing. Ayan, dito lang, konting kimbot lang mula sa Mutya. Magli-left turn lang tayo. At konting kimbot lang ay nandito na tayo sa XTN Rice Mill. Ayan, oh. Nasa bandang kanan sila, katapat ng MLR Rice Mill mga kabusing. Alright, okay, kilala na kagad tayo ng mga ano natin. Oh, hawak muna mahal at gagaray tayo ng napakaganda.
Luke. At yun. Pili ka doon ay tatlo. Oh, hindi na kagad. Tatlong kalahati lang. Sabihin mo tatlong kalahati na kukupan dyan. Ako na, ako na, ako na. Tara na, Nenoy. Cameraman ka muna. Bless you, man. Asan yung ano ko? Sombrero. Hello, baby girl. I'm here. Sa likod mo na lang palagay. Open ka sa likod. Hindi. Back tayo. Layo naman ng cameraman. Tatlong Coco Pandan. Ha? Victor. Ma'am, pwede nga update ko yung ano, presyo ng bigas nyo. Okay, pinayagan tayo mga kabuseng. Alright? At eto na. Eto na po ang isang mabilisang update ng presyo ng bigas dito sa XTN Rice Mill mga kabusing. Okay, alright, at nakakasagabal tayo dito. At umpisan ka agad natin. Ito po ang isang mabilisang update ng presyo ng XTN Rice Mill. XTN Rice Mill price list, wholesale 50 kilogram, whole 50 kilograms mga kabusing. Yung bachelor nila mga kabusing, 2,220. Yung isang kaban po, 2,220 pesos lang po ang ayan, Thailand rice po yan. At ang Coco Pandan na pambato ng XTN at ng Mutya ay 2,240 po ang isang kaban. Vietnam rice po yan. At World Cup Uno mga kabusing, 2,140 po. Thailand rice naman yan. At ang tagkakalahati po ang 25 kilograms. Ang kanina po ay 50 kilograms po ang nauna natin, ang nasa taas. Ang isusunod naman natin ay kalahati na tag 25 kilograms. Ang Coco Pandan ay 1,120 po lamang ang 25 kilograms mga kabusing. Alright? At Vietnam rice po yan. At ang Gold Cup Uno naman 1,080 mga kabusing. At Thailand rice po yan. At ang Sakura naman mga kabusing ay 1,200. At Japanese rice po yan mga kabusing. At dadako naman po tayo sa malagkit mga kabusing. Ang Dunya Josefina 2,700. Isang kaban po yan, Thailand po yan, galing Thailand. At ang kuha ko mga kabusing ay 1,225. Yung kuha ko po pa ma'am na malagkit, kalahati po ba to? Kalahati po pala yan mga kabusing, ha? 1,225 lang po kasi, kaya tinanong ko kung 25 kilograms ang sabi ni ma'am, oo daw, kaya tama tayo mga kabusing. Kalahating kaban itong kuha ko, ha?
2,225 lang po at galing po sa Vietnam yan mga kabosing. Ito yung inuulit ko yung Dunya Josefina, 2,700 lang po yung isang kaban po yan, 50 kilograms po yan mga kabosing ha. At ang local rice yan ha. At ang kilikin po natin ng bigas na sariling atin upang magsasaka natin ang buhay ay umasinsurin. Ito po ang local rice natin, pambato ng Pinas, brown rice mga kabusing, 240 ang 5 kilograms yan, 2,400 po ang 50 kilograms. Okay, ayan po local rice po yan, brown rice yan. Okay, alright. Kumusta? Long time no see ah. Shoutout ko yung umari ko. Maring Enzo Larcio. Okay. Punti rin sa kanyang binan. Okay. Alright. Ayan o, tambak po ang Coco Pandan nila mga kabuti. At napakabinta talaga ng ano nila. Because at magbabayad po muna tayo mga kabuti. Alright. Bayad na po tayo. At ipakapakarga na po natin ito mga kabusi. Ayan, alright. Ito na po ma'am. Ayan. At kuha tayo ng pang thumbnail mga kabusi. Okay na? Ba't talagang ang tunin nyo ah. Okay, tapos na pala mga kapusing at ayun. Sige. At yun. Binigyan mo na. Binigyan mo na. Kinarga na. Tatlo. Binigyan mo. Pahingi. Oh. Oh, ito yung ano. Yung resibo. Camera kaman ko. Nahihiyang maging cameraman. Ang layo ng distansya. Oh, pang merienda nyo. Thank you. Nandito na ba? Okay na. Oh. Okay. Alright. At lalarga na po tayo mga kabosi. Ang tumaas na? Aba. 1,030 lang yung dati ha. Oo, oh, eh wala tayong magagawa. Ngayon 1,150 na. Tapos naman siguro 49 na yun. Bintayin mo na kasi. Eh wala eh. Okay. At hanggang dito na lamang po muna ang ating price of rice update dito sa XTN Rice Mill na buong pusong inihatid sa inyo ng Busing Week TV at ng XTN Rice Mill. Okay. At see you next time mga kabusing. God bless sa ating lahat. Bye-bye!